Hello everyone. My apologies for do not understand Tagalog. So this video is about the minimum size of two bedrooms residential building based on the Philippines National Building Code. So I'm gonna be speaking Tagalog. Again, I apologize for those who do not understand. Okay, start po tayo mga kabayan. Topic po natin sa video ito is ano po yung pinaka minimum size dapat ng residential house natin, yung bahay natin based sa National Building Code ng Pilipinas. So, mayroon akong na-start ditong layout natin, so ituloy na lang natin siya. Ang ating bedrooms, dalawa. So dapat sa building code natin, sabi dito, dapat meron kang 6 square meters sa bedrooms natin. Now, that's 2 meter by 3 meter. Susukatin natin to. Okay. This is 3 meter. Hindi yung lapad niya, 2 meter. So, pasok tayo sa 6 square meter. Pareho lang din po sa kabila. Pipis ko lang po yan. And then, sa toilet in bowl natin, sa shower area, wala siyang specified. Kadalasan naman sa ating mga Pilipino, yung toilet in bowl natin, yung shower natin is hindi tayo naglalagay ng bathtub. So, lagay na lang natin ganito lang. Yung shower lang na ganyan. So, most in sa Western kasi meron palaging bathtub yan. So, ayun, para ma-minimize natin yung space. Sa panahon ngayon, grabe kamahal ng materyales sa pagpapagawa ng bahay. So, ayan po. 3 feet lang po yung ginawa ko dyan. I-adjust na lang natin, paglagyan natin ng wall para ma-meet natin yung minimum na sizes. Ang kitchen naman, sa building code natin, meron siyang required na size ng kitchen natin dapat. Ang kitchen natin dapat is dapat minimum siya 3 square meter. So, dapat yan 1.5 by 2 meter siya para ma-meet natin yung 3 square meter. So, i-check natin yan. 1.5 na millimeter po tayo pala para hindi kayo malito. Pagka 1.5 meter times 1,000 na lang natin. So 1,500, that's 1,500 millimeter equal to 1.5 meter. Sa lapad niya, yung haba niya, nasa 2 meter po tayo. Now, gusto ko i-adjust to kasi maglalagay pa tayo ng wall. Yung interior walls natin, kadalasan, ano po siya? 4 inches. Hollow blocks. So, magkalabasan yan, magiging ano siya? Yung interior walls natin, 4 inches, para makatipid din tayo ng materials. Okay, lagyan natin dito na 15 centimeter, equivalent ng ano natin, 4 inches. So, that's ano, naka 4 inches, size a unit. English. Pero sa Pilipinas, nasa metric kasi tayo. Dito kasi sa amin, sa iyong bansa, naka English system kami kasi nasa US territory tayo. So, ayan po mga kabayan. Adjust ko din ito. Ayan natin ang 4 meter. 4 inches. Okay po. Kasi, check natin kung gaano nakalapad ang kinalabasan nito.
So, ito, gagawin nating bedroom 1, bedroom 2, tapos toilet and bath, kitchen, then living and dining room. Ito. Ito po. Start na natin. Lagyan natin ng wall. Ang exterior wall natin, madalas, nagamit natin is 15 cm or 6 inches. So, ilagay natin yan. Finish piece, exterior, labas natin ito. So that's exterior walls. Lahat yan. Okay. Ngayon, lagyan natin ng interior walls. Orange step din natin. Tapos dito matatabasan pala natin to na ano siya, babawasan pala natin to para may access tayo dito sa ano natin. So 3 feet ang minimum natin dapat. So lagyan natin to na pipit na clearance, tapos 1 meter dito. So, nabawasan natin ito na, no? Natabasan natin. Okay po. Continue lang natin. Tapos, nagyan po lang siya ng wall. Oops, sorry. Hindi siya naka-align. Alright. Iwan ko tayo dito. Ito. 1 meter. Labas mo natin. Labas mo natin. Okay. So parang lumalabas na may utang pa tayong 1 square meter sa kapilang bedroom. Ngayon, adjust na lang natin to. So ilan dapat to? 3 meter, no? May nabawasan tayo ng 1 square meter. So paano pa natin perform yung 6 square meter dyan? Natin. Okay. Check natin. 1 meter. 1 meter. Okay. So, may door na tayo dito. May door na tayo doon. Tapos, double check natin yung dimensions natin. 2 meter. Calculate natin kung ilang dapat yun sa 3 divided by 1 square meter, no? 1 divided by 3.
So, mag-offset tayo ng 33 cm palabas dito sa wall na to. Kaso ang pangit naman pagka ganun na. Pasan na lang natin, gawin natin 35 cm. So, maglakwas tayo ng gawin natin 35 cm, 315 mm. Ayun. Pasok na tayo sa 6 square meter na minimum. Okay. Malapit na po tayo, mga mas mga sir, mga ma'am. Kulang na lang puste at saka ano. Kasi lagyan natin na siya ng floor. Floor. 4 inches din, lagay natin. Slab. Kahit simple lang ang gawin natin, mga sir, mga ma'am. Whoops! Alright! So, kung titignan po natin siya, yun, kumpulitan na tayo. Okay. Ngayon, lagyan natin ang kulong. So, 1 feet na lang tayo, mga sir. Oops, hindi siya nag-feed. Sige po lang po natin sa... Kasi minsan yung settings natin, hindi naka-fix lang sa ano. Ayun, hindi naka-fix. Kaya pala hindi siya nag-feed doon. Dapat siya, this label natin. Sige, kanya na lang muna. Tapos yung top natin, sige, lagay natin sa... second floor plan natin. So, balik tayo sa floor plans. Copy lang po natin lahat yan. Copy paste lang po. Copy. Lagyan natin ng middle na poste para hindi masyadong malaki yung bigyan natin. Isagan na lang natin dito. Okay. Tapos, sukatin na natin kung gaano ba kalapad dapat yung 2 bedrooms. Sige, lagyan natin ng bedroom. Huwag na natin i-specify ng master bedroom. Bedroom 1, bedroom 2, and then lagyan natin dito living room. Tapos dining room, i-align natin para magandang tignan. No. Ayan. Okay po. Ito po yung kitchen natin. Then, ito yung P&B. Toilet and bow. So, hindi ko na po lalagyan ng details lahat. Parang gusto ko lang ipakita kung ano yung dapat na minimum sizes ng 2-bedroom residential house na sa Pilipinas. Kaya kung balak nyo po magpatayo, at least meron kayong idea kung ano yung dapat na sizes ng ano nyo. Ng bahay nyo. So, lagyan na po natin ang dimensions, mga sir. Ano, ma'am? Right, 5.9 meters dapat ang lapad, I mean haba, and
4.75 meter po ang lapad niya dapat. So kung kukunin natin yung center to center, outside to outside dimension po yan. Pero madalas, pagka nasa, lagyan kasi namin ng grid yan, pagka nag-design kami, nalagyan namin ng grid. So yun, kadalas ang measurement nang gagaling sa center lines. So, ganito. Ganito po siya. Tapos nagyan po namin na. Ganun. Okay. So, yung grid lines namin, ginagawa namin yan para may align namin yung tamang center to center dimensions ng columns. So, kalimbawa, kung 1 feet or 30 centimeter yung 30 by 30 yung columns natin, pagkakunin mo yung center lines niya, natin yung center line, center to center na lapad, dapat na sa 5.6 meter po tayo sa kabila naman. Gusto mo, sa mga gusto din magkumuha ng architecture or civil engineer, maganda rin po itong panoorin niyo para magka-idea kayo. So, dito sa side na to, numbers. Pag sa taas, dito, dapat liters yan. Okay? So, i-adjust natin ito. Lagyan natin siya na center to center dimensions na dapat na columns natin. Okay po mga ma'am sir, ito na po yung nalaksan. So, hindi ko po ipidete lahat yan kasi medyo matatagalan po tayo. Thank you po sa panunood at maraming salamat po. Pasalamat po tayo lahat ng papuri at sa biyaya pinabaling natin sa Panginoon. Sana po ay matupad nyo yung mga ano niya, yung mga dream house nyo. So, good luck po mga kabayan. Ilagyan natin ang door. Size ng door natin dapat. 3 feet po ang pinakama minimum na bedroom, ano eh. Minimum po na door natin. Sa CR, although considerable, mas maliit yung CR po natin, pwede siyang lagyan ng mas maliit na ano, na pintuan. Pero yung main doors natin at saka yung mga access sa bedroom natin dapat 3 feet dapat siya. So ayun, maliit pa pala yung ginawa natin dito. May utang pa tayong konti. Siguro nasa 5 meter na lang siguro to. Para mapalapan natin to, kailangan kasi na access din sa may pintuan. Ayun po mga sir, mga ma'am. Nasa, gawin na, sabihin na lang natin 5 meter by 5.9 ang outside to outside dimensions ng bahay nyo. Hindi po kayong maglagay po ng porch dito banda kung gugustuhin nyo. Pero kung nagtitipid po ng budget, unahin na lang po muna yung sa loob. Okay po. Salamat po sa panunood. So, kung gusto niyo pong gawa po tayo ng mas madami pang videos, paki-like and subscribe na lang po yung ating channel para maganahan po tayong gumawa ng additional videos. Salamat po.